mula sa pagbabahagi ng mga magagandang balita mula sa salita ng Diyos, ang 62 years old na pastor na si Ernesto Dando E. Cayabyab ngayon ay naghihimas na ng rehas dahil sa salang pagpatay sa isang lalaki at isa pang babaeng naging karelasyon pa nito ng halos 7 taon. Subalit ano nga ba ang dahilan bakit nagawa ng pastor ang isa sa mga pinakay pinagbabawal ng Diyos ang pumatay ng kapwa-tao? Well, tapusin niyo ang video nito at malalaman natin yan maya-maya. Mahigit sa 2 dekada nang nangangaral ng magandang balita si Pastor Ernesto Dando o Pastor Ernie kung tawagin sa Barangay Atob, Iba, Sambales. Respetado ito dito at sa katunayan ay tinitignan siyang spiritual father ng kanyang mga miyembro sa simbahan na kanyang kinabibilangan. Subalit hindi inaasahan ng marami na ang pastor pala na ito na nagtuturo sa kanila ng mga salita ng Diyos ay siya rin palang unang susuway sa kautusan ng Panginoon. Taong 2002, nang makilala ng matandang pastor na si Pastor Ernie ang nooy 18 years old pa lang na si Sheila Rose Igueñas at kasalukuyang nagtatrabaho bilang isang tindera sa isang bakery doon din sa Barangay Atob. Nagkakilala ang mga ito noong minsang bumili ng tinapay ang pastor sa bakery na pinagtatrabahuan ng babae. Sa hindi inaasahan ay nagkamabutihan ang dalawa. Nahulog ang loob ng bawat isa sa kabila ng malayong agwat ng kanilang mga edad. Lingid sa kaalaman ng batang bata pa na si Sheila na mayroon na palang asawa ang pastor. Ganun pa man ay nagdesisyon pa rin si Sheila na dalhin ang pastor sa kanilang bahay sa Barangay Bani Masinlok, Sambales upang ipakilala ito sa kanyang mga magulang. Bagamat labis man ang pagkagulat ng kanyang ama at inang si Helen Igueñas dahil sa layo ng kanilang agwat ay tinanggap pa rin nila ang mga ito lalo na't noong mga panahong yun ay nagdadalang tao na pala si Sheila at ang ama ay ang kanyang nobyong pastor na mas matanda pa kaysa sa kanyang ina. Unti-unti ay nagiging magaan na rin ang loob ng pamilya ni Sheila kay Pastor Ernie dahil sa ipinapakita naman daw nito noon ang kanyang sinseridad na panindigan ng bata. Naging maayos din naman ang naging pagsasama nila Sheila at Pastor Ernie hanggang sa isilang nga ni Sheila ang kanilang anak na isang batang lalaki. Lumipas pa ang ilang mga taon ay wala namang naging problema sa kanilang pagsasama. Subalit isang araw ay dumating ang isang balita na agad na kumalat sa kanilang barangay na si Pastor Ernie pala ay may tunay na asawa at pamilya. Nang makarating sa pamilya nila Aling Helen ang kumakalat na balita ay kaagad nilang tinanong si Pastor kung may katotohanan ba ang mga ito. Hindi na nakatanggi pa noon ang Pastor sapagkat lumitaw ang tunay na asawa at hinarap si Sheila at pamilya Igueñas. Nakaladkad nga sa kahihiyan ang pamilya dahil sa mga bulong-bulungan. Malaki din ang naging epekto ang salitang kabit na idinidikit kay Sheila na siyang naging dahilan upang tumamlay ang pagtingin nito sa pastor. Hindi nagtagal ay tuluyan na ngang dumistansya ang babae at kalaunan ay kinausap na ang pastor upang tigilan na ang makontrobersyang relasyon nila. Subalit mariing tinutulan ng matandang pastor na uwakasan ang maling relasyon nila sapagkat labis ang pagmamahal nito sa kanya. Maging sina Aling Helen ay namagitan na sa dalawa at hiniling na kung maaari ay igalang na lamang ang kagustuhan ng anak nang sa gayon ay matahimik na ang bawat isa. Sa huli ay wala nang nagawa ang pastor kundi sumang-ayon na lamang. Upang tuluyang makaiwas ng babae ay nagsimula itong magtrabaho. Natapos nga ang pagsasama ng dalawa na umabot din ng 7 taon. Kalaunan ay nakilala naman ni Sheila si Ronnie Ilorde, isang binata, at sa kapila ng naging nakaraan ni Sheila ay tinanggap pa rin ito ni Ronnie. Naging magkasintahan nga ang dalawa subalit sa kapila nito ay hindi naman naging maluwag sa dibdib ni Pastor Ernie ang mga nabalitaan niya sapagkat labis pa rin ang pagtingin nito kay Sheila. Ganun pa man ay patuloy pa rin umiwas si Sheila subalit patuloy rin ang pagdalaw ng pastor sa kanilang bahay sa dahilanan umanong upang bisitahin lang ang kanilang anak. Nauwi naman sa seryosong relasyon sina Ronnie at Sheila. Walang dudang nagmamahalan ang dalawa sapagkat napagpasyahan pa ng mga ito na magpakasal. Subalit pagsapit ng October 20, 2019, hindi inaasahan ng pamilya Igueñas na dadalawin ni Pastor Ernie ang kanyang anak. Dito ay nadatnan niyang kasalukuyang nagsasalo-salo at nagkakasiyahan sa hapagkainan ng pamilya Igueñas kasama si Ronnie.
Sa pagkakataong yun ay tila hindi maganda ang timpla ni Pastor Ernie. Upang makaiwas naman ay nagpaalam na lang si Sheila sa kanyang ina na mauuna na sila ni Ronnie. Bago pa nga umalis ang mga ito ay kinausap pa niya si Pastor at sinabi ang mga katagang, "Kung ilalabas mo yung bata, nakay mama yung mga damit." Matapos yun ay pinandar na ni Ronnie ang kanyang motor upang makalis na sila. Subalit ang pastor na madalas mangaral ng kababaan ng loob, pagmamalasakit at pagmamahal sa kapwa ay tila nawalan na ng self-control. Sa tindi ng selos at galit ay walang ano-ano'y pinaputukan si Sheila. Kagad namang bumagsak ito dahil sa tama sa kanyang binti at dibdib. Kasunod doon ay pinaputukan na rin niya si Ronnie ng 2 beses. Wala nang nagawa sila Aling Helen dahil sa bilis ng pangyayari. Pagkatapos noon ay mabilis ding tumakas si Pastor Ernie dala ang anak. Ang magkasintahan ay mabilis namang naisugod sa hospital ngunit hindi na umabot pang buhay at dineklarang dead on arrival na ang mga ito. Labis naman ang paghihinagpis ng kanilang pamilya dahil sa kanilang mapait na sinapit. March 11, 2020, matapos ang ilang buwang pagtatago at sa tulong ng ilang impormante at sa bisa ng warrant of arrest na inisyo ni Judge Santiago Beltran ng RTC Branch 69 Iba Sambales, si Pastor Ernesto Dando ay nadakip sa Purok 1 Barangay Sabang sa tulong ng pinagsama-samang lakas ng Masinloc Municipal Police maging ng CIDG Provincial Highway Patrol ng Camarines na pinangungunahan ng Vincennes Municipal Police Station. Kasama niyang isinuko ang kanyang baril at 2 magazine na tinarap ang kaso na 2 counts of murder. Hindi na niya itinanggi pa ang kanyang nagawa, bagkos ay humingi na lamang siya ng kapatawaran sa kanyang mga pagkakasala. Kaibigan, gusto mo bang kumita ng napakabilis sa pamamagitan lamang ng paglalaro kagaya nito? Well, tamang-tama dahil mayroon akong irerekomendang app sa'yo na Chuck na magugustuhan mo. Dito ay maglalaro ka lang kagaya nito at the same time ay pwedeng-pwede kang kumita ng napakalaki na pwede mong ilabas via Gcash at ito ay ang Amber Game. Marami ka ditong larong pagpipilian kagaya ng Dragon vs. Tiger, Color Game, Toss Coin at marami pang iba. Kung mapapansin nyo ay may balance na akong 1,000 pesos kanina pero nang dahil sa paglalaro ng ilang minuto ay meron na agad akong 8,000 pesos. Easy money, diba? At well, kung interesado ka ay ilalagay ko ang link ng apps na ito sa comment section at description ng video ito. I-download at mag-register gamit ang iyong phone number. Maglagay ng password at i-click lang yung verification para makakuha ng OTP code. At pag okay na, ay click mo lang yung confirm at boom! Pwede ka na agad maglaro. Pag-open mo sa app ay meron ka na agad free 5 pesos coin na pwede mong palaguin. Pero pag naubos naman, ay pwedeng-pwede kang mag-cash in. Click mo lang yung plus sign at mamili ng halaga na gusto mong ipasok at bayaran ito gamit ang iyong GCash app. At syempre, pag marami ka nang napanalunan, ay syempre i-cash out mo na yan. Click mo lang yung withdraw at ilagay ang halaga ng pera na gusto mong ilabas. Ganun lang kasimple, kaya ano pang inaantay mo? I-download mo na yan at sabay tayong maglaro at manalo.